Evening, brother. Oy, kamukha mo si Alexander ah. May tanong po ako, brother. Dalawa pong tanong nakin. Pinakauna, yung Eucharist po. Dahil hindi kasi matanggap ng mga Baptist na dahil ang interpretasyon ng Katoliko, literal, hindi meaning na kailangan natin kainin yung flesh ni Jesus at blood ni Jesus, dahil tonight ko sa Exodus kung nagawa ni ng Diyos na yung burning bush, good brother, na kung nasunog yung burning bush at the same time hindi nasunog, kung ang nature ng Diyos ay tatlo at saka isa, kung nagawa niyang sabihin na siya ay Alpha at Omega, at beginning, first and last, bakit hindi biblically possible na ang bread at wine literal at saka hindi literal? At saka mag-a-appeal kasi sila, brother, na hindi daw literal dahil sa Mark 21 yung kwan, good father, brother, Father. yung kwan, brother, yung Last Supper na mga story. Ang basis kasi namin, brother, yung John chapter 6. Tapos hindi nila masagot, brother. Siguro, ang tanong ko, brother, dahil may isang verse sila sa Leviticus na hindi daw symbolic lang yung John chapter 6, dahil sa Leviticus may batas kasi na hindi pwede inumin yung dugo. At si Jesus at that time nag-follow sa Judaic law. Yun yung question ko, Father, kung ano ang Father pwedeng pang rebuttal doon, or tama ba sila na symbolic talaga yung John chapter 6 dahil doon, pero sa palagay ko hindi man, dahil maraming tanong ko na hindi nila na sagot at yun lang yung nataha ako, ba yung Leviticus, yun lang, brother. Okay, so ikaw sumagot, Brother Junre. Yes, una, kapatid, anong talata yung Leviticus? Yung Leviticus 14 ba sinasabi mong talata? Verify ko na muna, brother, ha? Para sa Leviticus muna. 14 yata yung sinasabi mo? Para makita natin bago natin sagutin. Leviticus 14? Verify ko muna. Tingnan mo muna. Bago natin bigyan ng sagutan. Leviticus 10:14 ba yun? 10:14? Ang ibig mong sabihin? Wait lang, brother, ha? Sige, sige. Leviticus, nasa Leviticus 7. Brother. 7:14? No, 7:14. 17. 17? Or 7:10? Leviticus 17:11, father. Brother, Leviticus 17:11. For the life of creature is in the blood, and I have given it to you to make atonement for yourself on the altar. It is the blood that makes atonement for. Sige, basahin natin life. Dito. Basahin natin dito, bro, para makita ng lahat. Tingnan natin kung anong nakasabi dito. Magandang balita, Biblia yung ginamit ko. Ito naman ang tuntunin tungkol sa handog pangkapayapaan. Kung ito'y inihandog bilang pasasalamat, ang handog ay sasamahan ng tinapay na walang pampalsa. Ito'y maaring makakapal na tinapay na yari sa harinang minasa sa langis, o maninipis na tinapay na pinahiran ng langis, o tinapay na yari rin sa harinang minsan sa langis, o minasa sa langis. Ang mga ito ay isama sa tinapay na may pampaalsa at sa handog, pangkapayapaan bilang pagpapasalamat.
Sa bawat uri ng tinapay ay magbubukod ng isang ihahandog kay Yahweh at ito'y kukunin ng paring nagbuhos ng dugo ng handog kapayapaan, pangkapayapaan. Okay, maraming salamat sa talata na ito, no? Well, dahil ang kinote niya kapatid is ang Leviticus, of course, sa Leviticus, symbolic yan. Kasi hindi pa man bumaba ang ating Panginoong Jesucristo dyan. So, yung sa Leviticus 7, nagfi-figure out na siya ng mangyayari sa darating na mayroong isang alay na gagawin para kay Yahweh. Mm-hmm. Nakuha mo? Oo, brother. Sa Leviticus, natural, symbolic yan. Hindi pa yan literal kasi wala pa naman natin Panginoong Jesucristo. However, sa New Testament, napakalinaw yung sa 6, no? John 6, napakalinaw ito. Bakit sasabihin nilang symbolic? Basahin natin ha, kung symbolic ba ang pagkasabi dito? Basahin ko sa iyo na ito ay literal. Hindi yan symbolic. Kasi ang sinabi ng Panginoong Jesucristo dito, tunay na katawan. Pag sinabing tunay, literal ba yan, kapatid? Hindi. Yan yung tanong na hindi nila ma... Yan, kasi hindi nila tanggap. Pero kung susundin lang natin ang banal na kasulatan, literal yan kasi tunay nga eh. Pag sinabing tunay bro, hindi yan simbolik. Ang synonyms ng tunay is literal. Synonymous yung dalawa na yan. Pwede pa mag-add brother? Dahil nakipag-debate ako, hindi na better, nag-discuss lang. Sige lang, mamaya na yan. Tingnan muna natin itong talata. No? Kita naman ang ating mga ano, na ang tinapay na binabanggit sa New Testament is not symbolical like sa Leviticus. Kasi sa New Testament, ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, tinapay na bumababa mula sa langit. No? Basahin natin muna sa 48. Ano ba ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa 48? Ito. Ako ang tinapay ng buhay. So masasabi mo bang symbolical yan? Nung sinabi ba niya yan na siya ang tinapay, nasa harap ba siya ng mga tao bro o hindi? Ano yun brother? Nung sinabi ng Panginoong Jesucristo sa John 6:48 na siya ang tinapay ng buhay, literal ba yan o symbolical? Literal brother dahil... Literal yan kasi andyan siya nung sinabi niya, kaharap niya yung mga tao sinabihan niya na ako. Personal pronoun, ako ang tinapay ng buhay. Refer sa kanyang sarili. Di ba? Oo, brother. Tingnan ko yung ano yung talata na wait lang ha. Ang sinabi niya na ang aking katawan ay tunay na pagkain. O, hanapin ko lang yung kung saan 'yon. Ayan ito sa 55. Ang umpisa natin sa 54. Ito sinabi niya sa 54. Ang kumakain ng aking laman. Tingnan mo ha. Ano ang pinapakain niya ang kanyang? Laman. Laman. No? Hindi niya sinasabi, ang kumakain ng tinapay na yan. Hindi niya sinabing tinapay na yan. Aking laman. Tumutukoy sa kanyang flesh. At umiinom ng aking dugo. This is a literal statement kapatid. No? Talagang sa kanya galing. Ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw sapagkat ang aking laman ay tunay. Sinabi ba niya ang aking katawan, ang aking laman ay symbolic or tunay? Tunay. Tunay na pagkain. Ang synonymous ng tunay, literal. Synonymous yan. Tingnan niyo sa dictionary, anong synonymous ng true? Di ba literal? Tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. So, alin dyan ang simbolik? Itunay nga. Pag sinabi mong simbolik bro, hindi yan tunay. Halimbawa, ang watawat ng Pilipinas ay sumisimbolo sa ating bansa. Yung watawat, simbolo siya ng bansa. Tunay ba na ang watawat ay bansa o hindi? Hindi. Hindi, kasi simbolo lang siya, di ba? Ang watawat sumisimbolo sa bansang Pilipinas, hindi siya totoo na yung watawat bansa yun. Sumisimbolo sa bansang Pilipinas kasi simbolo lang siya. Yun ang ibig sabihin ng simbolismo bro, hindi totoo.
naglalarawan siya sa katotohanan. Mm. Yan ang simbolo, symbolic, no? Mm. Isang picture na naglalarawan sa katotohanan, that is symbolic, no? Pero hindi siya tunay. However, itong kay Panginoong Jesus, hindi mo sabihin na symbolic to kasi ang sinabi niya, tunay. Nabasahin natin sa 55 muli. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Basahin natin to sa English. Ano ba to sa English? No? Ayan, no? For my flesh is the real food. My blood is real drink. Di ba? Mm. Ang real ba is not real sa iyo, kapatid? Bro, sa tingin mo? Real is real. Real is real. Paano nasabing hindi totoo yan? I-real nga eh. Di ba? Yeah. Isa pa kapatid, nalilito kasi sila dahil pag sinabi mong literal, kailangan natin kainin yung unod, ay yung flesh mismo ni Jesus ba? Tapos kung tignan mo, kung sa tao na logic, oo, tama. Pero biblically, problematic. Dahil kung ganyan ang nature sa Diyos, dapat tatlo Diyos natin, di ba? Pero nakasaad kasi eh na isa ang Diyos, pero tatlo. Paano yan posible, di ba? Isa pa, sa Exodus. That is beside, bro, that is beside the point. Ang layo na ng argument mo pag ganyan, ano? May ano naman yan, pero dapat mag-focus tayo doon sa laman at katawan natin Panginoong Jesus. So, huwag mo na siyang dalhin sa Old Testament kasi sa Old Testament talaga lahat doon simbolik. Ano yun eh, sabi nga ni St. Paul, ang Old Testament ay shadow of the things to come. Shadow lang yun. So, symbolic talaga ang sa Old Testament. Huwag kang mag-argument ng Old Testament kasi symbolic talaga yun. Na-argument ko kasi yun, bro, dahil hindi rin kasi nila matanggap. Hindi nila matanggap. Pero I mean, mag-focus ka talaga sa New Testament. Ang mga literal talaga na pahayag sa Bible nasa New Testament. Kasi yan talaga ang katuparan ng nasa New Testament. Kasi kung nadalin mo siya sa Old Testament, bro, sabihin niya talaga na hindi literal yun. Kasi namatay nga sila eh. Sabi nga pa nung Kristo sa John 6, kumain ang inyong mga magulang sa ng tinapay na mula sa langit pero namatay sila. Ibig sabihin, symbolic yun yung nasa Old Testament. Hindi mo pwedeng dalhin ang Eucharist sa Old Testament kasi symbolic talaga yung sa Old Testament. Okay, sige. Maiipit ka dyan. No? Sa John 6, kung umpisahan mo pagbasa sa 40, sinabi ng Panginoong Jesucristo, kumain ang inyong mga ninuno ng tinapay na mula sa langit, pero namatay sila. Ibig sabihin, hindi pa yun ang katuparan. So, dito tayo sa katuparan. Huwag mong dalhin sa argument na pwedeng maalanganin ang argumento mo kasi dinala mo siya sa symbolic na time. Sa time na hindi na siya symbolic kaya nga real na eh. Wag mo siyang dalhin. Ang daming talata sa New Testament na hindi mo na kinakailangan dalhin sa Old Testament. Halimbawa itong 1 Corinthians 10:14 to 22. Kasi literal talaga 'to. Kung pag-aaralan mo ang 1 Corinthians 10:14 to 22, inihambing St. Paul ang alay ng mga pagano sa tunay na alay. Sa tunay na alay, ito talaga ang aral ni San Pablo sa communion, no? Ito, paano niya inano yung ano yung 1 Corinthians 10. Ayan, 14 to 22 ah, ito. Kaya nga mga minamahal, huwag kayong sasamba sa mga diyos-diyosan. Okay, so ito ang bunga ni St. Paul, no? Pagsamba sa mga diyos-diyosan. Ganito ang sinasabi ko sa inyo sapagkat alam kong kayo'y matatalino, kayo na ang magdesisyon. Hindi ba't ang pag-inom natin sa kupa, o kupa yung chalice ng ating Panginoong Kristo, ng pagpapala ng ating ipinagpasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? Literal yan, di ba? Ang pag-inom natin ng kupa, pakikibahagi sa dugo ni Kristo. So literal talaga na iniinom natin yan. At ang pagkain natin ng tinapay ng ating pinipira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan.
So walang simbolik dyan, pakikibahagi talaga. Kaya nga, dahil iisa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan. Kahit na tayo'y marami sapagkat nagsalo-salo tayo sa isang tinapay. Pinagsasaluhan na, isang tinapay pinagsasaluhan. Ibig sabihin ng isang tinapay na yan, si Kristo. I am the bread of life, John 6:48 and John 6:58. Tingnan ninyo ang bansang Israel. Hindi ba't ang mga kumakain ng mga handog ay nakikibahagi sa ginagawa ng dambana? Ito na yung kanyang pag-distinguish no, sa dalawang uri ng sacrifice. Anong ibig kong sabihin? Sinasabi ko bang ang Diyos-Diyosan o ang pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? Inihambing ni St. Paul yan na ang walang kabuluhan na handog or sacrifice, yung pag-alay sa mga Diyos-Diyosan, yung ginagawa ng simbahan, sacrifice din yun. Unbloody sacrifice. Pero may kabuluhan yun kasi pakikipagkaisa yun sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ang ibig kong sabihin ang mga pagano ay nag-aalay ng kanilang handog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Kaya't ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. Ibig sabihin pala, mayroong dalawang uri ng sacrifices sa mundong ito. Handog, pag-sakripisyo, pag-aalay sa demonyo, at pag-aalay sa tunay na alay, ibig sabihin sa Diyos. Dalawang magkaibang tunay yan. Ang tunay na yung sa demonyo na alay, yun ang walang kabuluhan. Sabi ni St. Paul, walang kabuluhan yan. Pero ang ginagawa natin, pagkain natin sa tinapay at dugo ng ating Panginoon sa Kristo, ito ang tunay na alay. Dahil tayo ay nakikipagkaisa sa dugo at katawan ng ating Panginoon sa Kristo. Basahin na direkta pa natin sa 21. Anong sinabi sa 21? Hindi kayo makakainom ng sabay sa kupa. Kita mo? Hindi po pwede yung dalawang sacrifices ang inaano mo, ang ginagawa natin. Isa lang talaga, either two, mamili ka. Sabi nga niya sa Matthew 6, you cannot serve two God, no? Or two gods between good and evil. So itong isang sacrifice na sa demonyo, that is bad. Hindi mo pwedeng anuhin yan, hindi mo pwedeng servisyuhan yan kasi sa demonyo yan, hindi yan sa Diyos. Hindi kayo makakainom ng sabay sa kupa ng Panginoon at sa kupa ng demonyo. That is impossible. Hindi rin kayo maaring makisalo ng sabay sa hapag ng Panginoon at sa hapag ng demonyo. Nais ba nating manibugho ang Panginoon? Akala ba ninyo'y mas makapangyarihan tayo kaysa sa Kanya? Di ba? So, may paghahambing. May paghahambing niya na hindi mo pwedeng pagsabayin ang handog sa demonyo at handog sa Diyos. Hindi po pwede yun. Isa lang talaga ang tunay na handog. So at ang handog na yan, tunay yan. Kasi pakikipagkaisa yan sa ating Panginoong Jesucristo at sa Diyos. Kasi yung sa demonyo, pakikipag-isa rin yung bro. Diba? Yung mga satanista, kapag sila nag-aalay sila, literal ba yun na talagang nag-aalay sila para sa demonyo, bro? Hindi ko alam yun, bro. Literal yan! Ay, mga satanista. Kaya nga, may mga ritual sila. Yung ginagawa ng ritual, hindi ba sila literal na nag-gumagawa ng sacrifices sa demonyo? Oo, bro. Literal. Literal yan. Di ba? Ginagawa talaga nila yan. Pag-aalay yan para lumakas ang kanilang kapangyarihan. Yan ang point ni St. Paul sa 1 Corinthians 10, 14-22. Dalawang pagkahambing yan. Dalawang tunay na umiiral sa mundong ito. Walang simbolismo dyan. Walang simbolismo, dalawang tunay yan. Pero dapat yung isa, talikdan mo yan kasi walang kabuluhan na alay yan. Alay yan sa Diyos-Diyosan, hindi sa Diyos. Ang gusto ni St. Paul, yung tunay na alay. Kung direkta natin yan sa 1 Corinthians 11, 21 to 23 to 27, yan, sinabi ni St. Paul talaga na ito ang itinuro ni Kristo. No, na dapat sundin at gawin ng lahat ng mga tao yung pagkain sa kanyang dugo at katawan, kapatid. So, literal talaga yan. Literal. Walang hindi literal dyan. Ang problema talaga sa kanila, hindi sila tumatanggap sa salita ng Diyos. Para ba sila mga Hudiyo na nireject ang salita ng Diyos, no? Dyan, Jeremiah 8:9, pinagalitan ni Jeremiah ang mga eskriba at ang mga Pariseo kasi nireject nila ang salita ng Diyos. Ayung mga Protestante, walang pinagkaiba yan. Yan din sila yan, no? Nireject nila ang salita ng Diyos. Sinabi na nga ng Panginoon Jesucristo, "My blood, my flesh is real flesh or real food." No? "My flesh is real food and my blood is real drink."
Paano naging hindi totoo ang real? Saan ba kayo nakita ng real pero hindi pa rin totoo? Pwede ba yun ganun, Brother Angel? Real na nga, unreal pa rin sa inyo, mga Baptist? O Bad Kokok? Yun na, lahat ng mga rebuttal niya, hindi talaga nila ma-defend. Although different yung pag-explain mo, brother, different rin sa akin, sa aking version rin, hindi rin nila ma-sagot. Parang inaccuse pa nila ba na hindi daw ako guided sa Holy Spirit dahil hindi ko daw nakita bakit simbolismo yun. Ipapasa mo yung John 6:55. Basahin mo sa English Good News Bible. Kasi real. Pag sinabing real ba, unreal? Grabe naman. Pag sinabing real, hindi pa rin real? Mm. Real na nga eh. My flesh. Sabi ni Kristo, ha? My flesh is real food. My blood is real drink. Basahin nga natin uli. John 6:55. Napakalinaw eh. Bakit masimbolismo ang isang real? Ayan o. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, no, sa good news kasi mas impact ang ano eh, ang real eh, kaysa tunay. Ayan o. For my flesh is the real food and my blood is real drink. Hindi pa rin yan tunay, real na nga eh. Ano ng real? Ano ba ang synonymous niyan? Literal yan. Pag sinabing real, ang synonymous term niyan, literal. My flesh is literal food. My blood is literal drink. Sabi na hindi po literal. Napaka-problematic talaga ng kanilang ano bro, ng kanilang theology. Bro, Junry. Yes, Brother Angel. Yes, dagdag natin kasi sinasabi nga rin na yata nila yung tinapay, no? So, tingnan natin. Yung bang tinapay niya, eh, tunay. Siya na nga mismo yung tinapay, Brother Angel. Sabi niya, yes, I am the bread. The bread. Kaya nga mabibigyan mo ng pinaka-example, kapatid, na nagtatanong, no. Mateo 26:26 nga, bro. Oh, ito pa 'to, napakalinaw itong talata na 'to. Nako. Ito, di diyan mo kukunin lang, brother, na pagtanungin natin sila. Ganito 'yung tanong mo. Bigay mo muna natin. Kahit ito nga lang eh, kung maunawaan din 'tong talata na 'to, ito walang simbolic dito. Paliwanag ni Brother Angel 'to. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay. Tandaan mo ha, dumampot si Jesus, dumampot siya ng tinapay. Tinapay ang dinampot niya. At matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinagatihatiin niya iyon, ibinigay sa mga alagad at sinabi. Pakinggan mo ang sinabi ni Jesus, kunin niyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Brother Angel, paliwanag mo. ang tanong, may sinabi ba sa ang simbolo ito ng aking katawan? Meron, wala? Wala. Brother, dito sila nagsabi na simbolismo to dahil kung literal daw ang interpretasyon ng Diyos sa Mateo 26, dapat nag-chop-chop daw siya sa sarili at pinakain mismo yung flesh niya sa mga apostoles. Kaya yan ang nangyari, bro. Yan ang nangyari. Yan ang nangyari sa mga Hudiyo na hindi nakaunawa. Di ba sa John 66 na naging alagad na niya yun, na alagad na niya yun. Kasama na sa 70 disciples niya yun na inutusan niya. Nung sinabi niya na pakainin ng kanyang ano, dahil hindi nila naunawa, akala nila ay pakain talaga si Jesus ng buo. Doon sa itong katawan niya, akala nila, di tumalikod sila. Tumalikod sila kasi hindi nila naunawaan. Pero tingnan mo yung sinabi sa John, sa Matthew 26, bro. Kumuha si Jesus ng tinapay. Ang kinuha niya, tinapay. Hindi niya sinabi nung pinapiraso niya sa tinapay, hindi niya sinabi, ito ay simbolo ng aking katawan. Bagkos anong sinabi niya sa tinapay, ito ang aking. Yung tinapay na kinuha niya, bro, inaring sa kanya, aking, ito ay aking laman. Ito ang aking laman, din niya sinabi, ito ay simbolo. Walang simbolo. Talagang claimin niya na yung tinapay na kanyang kinuha. Ano yun? Laman yun. Laman niya yun. Question, imposible ba sa Diyos na gawin niyang laman ng isang tinapay? Hindi. Bakit? Ginawa na niya yung tubig, ginawa niyang wine. Mm.
Tama, Father. Ay, tama, tama, brother. Ano, Tama, Father? Brother. Tama, brother. Nagawa na ni Kristo yun. Nagawa na ni Kristo na magmilagro yung tubig, ginawa ng real, real wine. Kaya walang imposible sa kanya nung sinabi niya, ito ang aking katawan, nangyari yun kasi kapangyarihan ng Diyos ang ginamit doon. Hindi salita lang na kung sino ordinaryong tao, bro. Kung naniniwalas na na si Kristo ay Diyos, kayang gawin ang lahat, walang imposible doon. Pag sinabi niya, kumawa siya ng tinapay, ito ang aking katawan, mangyayari yun kasi salita ng Diyos. Ezekiel 12:28, ano sabi ng Diyos? O basahin ko sa iyo. Sorry, Brother Angel, ay dagdag ko lang to, Brother Angel. Last na to. 12:28. Ano ang sinabi ng Diyos sa 12:28 ng Ezekiel? Kaya sabihin mo sa kanilang ipinapasabi ko, isa man sa mga sinasabi ko'y hindi maaantala, hindi na matatagal at magaganap ang lahat ng ito. Lahat ng sinasabi ng Diyos, bro, nagaganap, magaganap talaga yan. Kaya pag sinabi niya, ito ang aking katawan, naging katawan talaga yon. Prohiban yan. Ginawa niyang wine ang tubig at yung limang pirasong tinapay, inano pa niya, pinarami niya. Tinimes pa niya ng 5,000 yon, Brother Angel. Kaya nga bro, no? Kaya nga yung tanong mo sa kanila, may binanggit ba na simbolo o kayo lang ang nagsasabi? Sila lang nagsasabi, brother. Exactly. Yung nga kasi nangyayari sa tao, no? Kapag wala ka sa tunay na iglesia, mahirapan ka diyan. Napakarami ng tumalikod sa simbahan dahil sa mga paliwanag ng mga wala sa tunay na iglesia. Sino ba yung mga pinakapinuno ng saksi ba yan, mga saksi? Baptist daw, Brother Angel, Baptist. Oh, yes, ang mga pinakadulo niyan, pinakamain niyan, nagbasa rin ng Biblia yun eh. Wala namang, they are not guided by the church. So, pasa-pasa na lang. Ah, ito siguro yung simbolo lang. Doon nagkakaproblema, no? Kaya nga, napakahirap talaga sa mga tao nagbasa na tapos mag-interpret ka na mag-isa. Isipin mo yan, ha? Yan, literal talaga yan. Kasi unang-una, wala siya sinabing simbolo. At pag sinabing ito ang aking katawan, tanong, yun nga, kaya bang gawin yung katawan yun o hindi? Kaya. Exactly. For Luke chapter 1 verse 37, for with God's nothing is impossible. Kaya kung maalala nyo dun sa Emmaus noon, kung maalala nyo, may dalawang disipulo doon, nakita siya. Hindi siya Lucas 24 yan, 24, yes. 14 hanggang 30. Alam niyo yung doon pa lang makikita mo nung muli siya nabuhay, nagpakita siya ron. Hindi siya nakilala kung sino 'yon. Sabi, anong pinag-uusapan 'yon? Sabi ni Jesus sa kanila, sabi niya, sabi ng dalawa, hindi mo po ba alam nangyari yung nga pinako sa krus na matay ganito ganun. Hindi siya nakilala. Alam nung nangyari sa bandang huli, nung dinala siya sa bahay nila at nagpira-pirasong tinapay, nabuksan ang isipan nila. Ngayon, biglang nawala si Jesus. Naging tinapay. Bakit nawala si Jesus? Yun na yung tinapay. Siya na yun. And that's exactly, yes. Saan na yan, bro? Basahin mo yan, bro. Koko. Lucas 24:14 hanggang 30 yan. Kapag wala kang proper theology, hindi mo maintindihan yan. Kaya nga dun sa 1 Corinto chapter 11 verse 27, ang hindi karapat-dapat na kumain ng kanyang katawan at dugo, Hindi karapat dapat nagkakasala. Bakit siya nagkakasala? Doon sa tinapay ang sinasabi doon. Eh bakit nagkakasala kung di siya yun? Kaya may tinanong kami noon, yung isang born again dito tungkol dyan sa Eucharist. Tinanong ko siya, hindi makasagot eh. Sabi ko, anong tinapay yan? Tinapay ba ng tinapay ba sa bakery, pandesal? O tinapay yan ng pinagpira-piraso ng mga apostol? Hindi makasagot. Kasi pag sinabi niyang tinapay sa bakery lang yan, ba't ka magkakasala? Kapag hindi ka karapat dapat, tama? Yes, yeah, strong point yan, brother. Strong point. Exactly. Kung yan naman ay tinapay naman, nagpira-piras ang tinapay ng mga apostol, eh ba't hindi niyo ginagawa? See? Ng mga, lalo na ngayon, hindi nila ginagawa yan. At gawin man nila, paano magiging simbolo? Eh nakakasala ka nga eh. Eh kung simbolo sabi lang, Brother Angel, sabi pa naman sa Bible, huwag nilang dagdagan. Saan nila mabasa na simbolismo lang? So, dagdag yun. Yun nga yung pinakapunto ko kanina dyan sa Mateo 26:26. So, saan may sinabi? Sabi nyo, dapat nasa Biblia. Nasa Biblia ba na sinabi ni Jesus simbolo? See, biblical sila, pero ngayon napapatunayan sila wala sa Biblia. Yun yung mga paliwanag, bro, na makakatulong sa inyo. Sige, bro, salamat, bro. Yung ikadalawang tanong ko, brother,
Sa Latin rite, yung Eucharistia ng paano natin ginawa, bakit hindi natin iniinom yung chalice, brother? Bakit yung pinutusulo lang, brother? Yun yung Well, isang tanong ko na hindi ko hindi talaga mo pa nasa, matanong na hindi mo pa tradition alam. ba yun or biblical ba yun? Biblical yan. Actually, mayroong apat na rason sa Catholic theology. Apat na reason. Tandaan mo to palagi, aralin mo to para maisagot mo to sa iba. Kasi isa yan sa ginagamit nilang dahilan, no? Na piki yung pagtatanggap natin sa Eucharist, kasi sabi sa Bible, kanin at inumin. Ba't sa inyo, pinapakain lang, ang pari lang ang umiinom. At sinasabi pa nila na pari lang ang nalalasing, no? So, makiri talaga yung ginagawa nila sa ebanghelyo. That is, tanda natin, ebanghelyo po yan, no? Huwag natin gawing katatawanan yang ebanghelyo, dahil magkakasala po tayo ng sakrilihiyo yan. Una kapatid, ang turo ng simbahan dyan, dahil sa apat na mabibigat na rason. Merong apat na rason kung bakit Eucharist na lang ang tinatanggap. Una, economic reason. Pangalawa, hygienic reason. Tatlo lang pala. Economic reason, hygienic reason, at theological reason. Okay? Economic reason. Tandaan natin na ang wine na ginagamit dyan ay hindi mumurahin na wine, bro. Purong wine talaga yan. Walang preservatives, kaya mahal yan. Tama? Ngayon, ang hula ni Malakias mula sa sunset, mula sunrise hanggang sunset, gagawin ang pag-aalay. Ibig sabihin, mula alas 5 hanggang alas 5 ng umaga hanggang sa hating gabi yan. Sa mga katedral natin, ganyan ang misa, no, based sa hula ni Isayas, at Katoliko lang ang nakatupad sa hula na yan, na magkakaroon ng alay from sunrise to sunset. Katoliko lang, kaya nga sa katedral natin, lalong-lalo na paglinggo, mula umaga hanggang gabi, tuloy-tuloy ang misa kada oras, tama? Tama. So ibig sabihin, dahil oras-oras nagmimisa ang simbahan, kinakailangan painumin mo lahat ng tao kapag nagsisimba. No? Napakamahal ng wine, bro. Napakamahal ng wine na ginagamit ang simbahan. Karamihan pa ng mga Katoliko, nagbibigay man, piso-piso lang. Kasi wala namang 10% sa simbahan, eh. Tama? Tama, brother. Ang iba pa nga, hindi nga nagbibigay, eh. So baka maubos ang pundo ng simbahan sa dami na nagsisimba linggo-linggo. Isipin mo yan, ang volume ng tao ng Katoliko pag nagsisimba, ang dami. From 5 a.m. to 10 p.m. yan. Puro palagi ang mga katedral niyan. Saan kukuha ng pambili ang simbahan mo, bro, kung lahat na lang ng Katoliko ay paiinumin, di ba? Tama, so, brother. Isa yan sa nakita ng simbahan, ang economic reason. Pangalawa, hygienic. Hygienic reason, kasi lalong-lalo na, bro, nung nagka-COVID, delikado. No? Na isang kupa lang yan, eh. Paiinumin ang lahat. Ano mangyayari? Kung may COVID yung isa, di nagka-COVID na lahat. Tama, brother. Tama. Hindi naman pwede, bro, na bawat Katoliko magdala ng baso ay parang na kayong nagtatagay dyan sa simbahan. Tama? Tama, brother. Tama. Pangalawa yan sa nakita ng simbahan kung bakit kahit hindi nakatawan. Pangatlo, theological reason. Theological reason, bro. Pag bumili ka ng karne sa merkado, bro, yung karne na binili mo, may kasama bang dugo o wala? May kasama. Kasama ng dugo doon. Kaya nga, si Panginoong Hesukristo nung sinabi niya to sa John 6, nung sinabi niya sa John 6, napakalinaw ng sinabi niya sa 50:51. Sa 50:51, narito ang tinapay na bumababa mula sa langit.
upang ang sino mang kumain nito ay hindi mamatay. Sa 50 bro, sinali ba niya ang dugo? Or okay na yung tinapay para sa buhay na walang hanggan? Ah, okay brother, nakita ko na. Sige, okay. Di ba? Tinapay, oh, sapat na yung tinapay. Okay. Even his flesh is very very enough para magkaroon ka ng buhay nang walang hanggan. Mm. 'Di ba? Yung sinasabi nila na sa Matthew 26:26 at sa Lucas 20:22-19-20 na bakit pinainom doon ang mga ano? Because of the audience. Tingnan mo kung sino ang audience. Sa Matthew 26:26 at sa Luke 22:19-20, sino ang kaharap niya diyon? Mga apostol niya, di ba? Mga pari. Mm. Kaya sinabi niya, gawin ninyo ito upang pagpapaalala sa akin. Kaya yung gawain yun, referado yun sa mga pari. Para gawin ng mga pari yun. Kaya sa mga misa natin, ginagawa ng pari yan. Breaking of the bread at yung consecration of the wine. Para maging tunay na dugo. So, sinabi ng Panginoon yun sa mga pari para gawin, para alalahanin. Nakuha mo? Oh, brother, kuha ko yung team. Pero sa John 6, sino ang audience niya? Mga tao. Mga tao. Dalawang audience ang sinabihan niya eh. Mga pari at mga tao. Anong sinabi niya sa mga tao? John 6:50. Ang sino mang kumain ng aking katawan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, even pala, katawan lang ng ating Panginoong Jesucristo ang ating matanggap. It's more enough to have eternal life, kapatid. Kaya nga, 1 Corinthians 10:17, St. Paul, sabi ni St. Paul dito sa mga tao, ang kanya lang ebanghelyo dito, kaya nga dahil iisa lamang ang tinapay, tayo iisang katawan at kahit na tayo marami sapagkat nagsalo-salo tayo sa isang tinapay, tinapay na lang pinagsasaluan nila, wala namang wine dyan eh. Mm, tama. Diba? O, so, hindi nila naunawaan ang ano talaga, ang scripture. Hindi nila naunawaan. Nagbasa lang sila ng isang talata, tapos nagbigay na sila ng sarili nilang paliwanag. No? Again, ang Matthew 26:26-28 at ang Luke 22:19-20, ang kaharap niya doon mga pari. Kaya sinabi niya sa Luke 22:19-20, kung basahin mo sa Luke 22:19-20, specific ang kanyang sinabi kasi utos niya yun sa mga pari. No? 22, dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sinasabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Gayun din naman, dumampot siya ng kupa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. So napakalinaw dito ang kanyang specific na utos, gawin ito para pag-alaala sa kanya. Sino ang sinabihan niya diyan mga pari? Kaya nga ang mga pari ginagawa 'yan pag breaking of the bread at pag consecrate sa wine kasi 'yan ang utos sa kanila. Pero pagdating na sa implementation, pag implement na, John 6:50, sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang sino mang kumain ng kanyang katawan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So enough na, in theological reason, enough na ang bread noon ng life eternal. Kasi nga, sa bread, that is flesh, may kasama na rin yung dugo, kapatid. Bro Junry, yes, Bro Angel. Ang mga maraming nag-aano diyan, yan ang tumutulig sa mga sa simbahan, bakit daw si Father lang umiinom ng ano, no? So, ang mga apostol hindi naman ginawa yan eh, no? Gawa dos nga bro, 40 Gawa chapter 2 bro, 46 bro. Acts mga apostol, tingnan mo kung nag-ano sila, kung may nag-ano ba sila ng ano ng wine. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Tinapay lang talaga dyan. At anong 47, anong ginagawa 47. Nila? Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay idinagdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas.
Kaya nga itong mga nagaano na walang breaking of the bread, hindi yan ang tunay na pagsamba, no? Marami ngayon, 'di ba, sa mga ano lang, parang concert venue lang, walang ano, church. So nangyayari doon, praising God and ano, eh, praising and music 'yon. Walang ano doon, walang worship doon. Ang worship kasama ang pagpipirapiraso ng tinapay. Walang binanggit diyan ano, tandaan mo kapatid, ang tinapay ba kasama ang katawan ba kasama dugo? Yes, Brother Windows. Now, Brother Windows, Brother nagutan niya Coco. kanina. Oo. O, di ba? So exactly, no? Yun ang ano doon. Kahit sa si Apostle Pablo, bro, sa chapter 7 verse ano, Gawa 27. So nagpirapiraso lang din siya ng tinapay. 20 Walang verse ano. 7. Oo, so walang ano 'yon, walang yun po yung pwede mong ipaliwanag, no, dahil nga doon sa economic reason. Paano mo papainom? 1,000, 2,000 nagsisimba, brother. Paano painumin Oras-oras sa yung Battle alak? Angel, oras-oras. Tama, tama, Oo. tama. Tama. Oras-oras pa 'yon, no? So, yun po kapatid, ang tandaan po natin, yung pinakaano doon, yung economic reason. Hindi, yung sinabi niya yun, sinabi niya sa mga alagad niya. Siyempre, alam naman ng mga alagad, kahit sila, hindi naman lang nila kayang pakainin, painumin ng alak ang mga tao. Libo-libo rin noon na na-convert eh, sa ano. So yung po yung mga dahilan, no, theologically, ang katawan ay nandun din yung dugo noon. So pareho lang po yun, kapatid. Ikatatlong tanong ko, brother. Yes, bro. Related rin to sa Eucharist. Nung yung dahil sabi kasi nila, brother, na kapag naniniwala ka lang sa Diyos, may eternal life ka na daw. Pero nakita man natin na kailangan mo talaga kainin yung literal na flesh at para maka kuha ka ng eternal life. Ang tanong ko ngayon na mga Protestante na hindi part ng doctrine nila ang literal na symbol yung Eucharist, may eternal life ba sila? Both Okay. sa both sa nakaalam ng teolohiya ng simbahan at hindi alam ang teolohiya ng simbahan. Eh, maraming salamat, bro. No, wala. Wala pa silang life eternal. Actually, ang pinangahawakan nila ay ang ayon sa nabasa nila. No, ayon sa nabasa nila, John 3:16 kasi, ang whosoever believe will not perish but have eternal life. Yan ang sinasabi kasi sa John 3:16, no? Basahin mo natin John 3:16. Yeah, misconception eh, no? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So hanggang dyan lang sila, no? Para bang sa kanila, dahil sinabi yon, enough na yon para sa life eternal, no? Dahil kung titingnan din natin ang sinabi ng Panginoong Hesukristo, Matthew 7:21, no? Sinabi naman ng Panginoong Hesukristo, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. So ibig sabihin, yun palang John 3:16, it's conditional. Di ba? Conditional siya. Hindi po ibig sabihin na dahil sinabi ng Panginoong Hesukristo, ang mananampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, eh agad-agad ka na mayroong life eternal, ibig sabihin hindi ka na mamamatay. Tama, brother. 'Di ba? Mm. Ano ang kulang sa kanila? Yung pag-uunawa sa scripture. Kasi Matthew 19:17, anong sinabi ng Panginoong Hesukristo? If you want eternal life, obey my commandments. O sabi ng Panginoong Hesukristo. Sumagot si Jesus, bakit po ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit, kung nais mong makamit ang buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Sinabi ba niyang manampalataya ka sa akin? Kapatid? Hindi, hindi. Oh, 'di ba malinaw ano daw ang gusto mo kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan? Sundin mo ang mga utos ng Diyos. Question, inutos ba niya na kainin ng kanyang katawan? Utos, literal yun, dahil wala nang ibang interpretation yun eh.
Correct. Wala. So ibig sabihin, yung pagbabasa nila ng Bible dahil may sinabi ang nananampalataya magkaroon ng buhay ng walang hanggan, assumption nun pro bata. Assuming without proving. Tama. They just assume na may life eternal na sila. Kaya feel nila ligtas na sila, once and always saved nga daw eh. Kaya hindi na nila kailangan kumain ng katawan ni Kristo, hindi nila kailangan magpabinyag. Anong talaga, ayun ang mga ano nila, mga aral nila. Hindi na nila kailangan mag-confession kasi na may life eternal na sila dahil nanampalataya sila sa Diyos. Nakalimutan nila ang Matthew City 21. Marami ang tatawag sa aking Panginoon, Panginoon, pero hindi sila papasok sa kaharian ng langit. So, nakakaawa, no, nakakaawa dahil nalinglang talaga sila sa turo ni Satanas. Kay Satanas na turo 'yan. Bro, now, Jerry, last din doon sa sinabi niya, paano yung mga walang tinapay na mga tao ngayon ibang sekta, lahat yan mga walang tinapay, yung iba simbolo lang. Paano yun? May kaligtasan ba? Si Jesus na nagsabi, 1 sa 53, bro. Matthew 6, sa 653. Napakalinaw nitong 653 eh. Yan no? Ang bigay mo. John 6:53, nako, grabe. Sabihin nila, hindi na kinakailangan ang kanyang katawan. Ni sinabi niya dito sa 6:53, ang hindi magkakain ni, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan ni. O ito, sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao. Ha? Malibang kanin, ha? Ibig sabihin, hindi ka makareceive ng kanyang katawan at inumin ang kanyang dugo, hindi ka magkakaroon ng buhay. Kita niyo yan. Nasaan dyan ang pananampalataya lang? Kung hindi mo ma-accomplish yung utos niya na kainin at inumin ang kanyang dugo, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, misinterpretation, Brother Angel. May kaligtasan ba sila, Kokok? Wala, brother. Pero, yung nag-discuss kasi kami sa John chapter 6, brother, sinabi ko na kung mali ang interpretation ko na literal ito, mapasalangit pa rin ako according sa ilang theology. Pero pag sila mali at tama ako, wala silang eternal life. Yun, at nagalit siya dahil hindi daw ako guided sa Holy Spirit daw. Ay guys, siyempre, ma-insulto talaga sila doon, pero yun ang totoo, no? Mali talaga yung kanilang paggamit sa John 3:16. Bro, mali talaga yun. Kasi kung idedirikta mo sa 36 yan, idedirikta mo sa John 3:36, ito ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. May condition yon. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Hanggang dyan lang sila eh. Pero ang sumunod na sinabi ni Kristo, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay sa halip mananatili sa kanya sa ang puot ng Diyos. Conditional. No, ang pananampalataya sa kanya is conditional, no? Manampalataya ka, meron ka ng assurance of life eternal. Para ma-perfect yung life eternal na ibigay sa iyo, kinakailangan mo sumunod sa kanyang utos, no? John 3:36. At ang pagsunod na yan, hindi yan one time. Buong panahon ng buhay mo yan, kasi sabi ni Kristo naman sa Mateo 22:13, sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang manatili hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kita bang daming otos eh. Hindi manampalataya lang eh. Nanampalataya ka na. Ngayon, para meron ka ng assurance, no? May assurance ka na of life eternal. Ngayon, sundin mo ang kanyang mga otos. Ang isa sa kanyang otos, pagkain ng kanyang katawan. So, sumunod ka na rin. So, meron ka ng double assurance. Ngayon, kinakailangan, walang putol yon. Walang putol. Kasi sa sulat na kay Mateo, ang manatili hanggang wakas yun, na-autos. Hanggang wakas ng iyong buhay, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Revelations 2:10. Hanggang wakas pa yun. Hanggang wakas yun. Binigay nga niya, sabi nga niya dun sa kanyang sulat sa Revelation 2:10 eh. Sa obispo doon sa kanyang sinulatan, sinabi niya kay Juan, sulatan mga obispo na yan, na manatili siya hanggang wakas at bibigyan ko siya ng buhay na walang hanggan. Obispo na yun, ha? Pero kinakinakinsinabihan niya ang obispo. Okay, basahin natin para mabasa mo. Sige, brother. 2:10 ng Revelation. Ang life eternal, ibibigay yan sa huling panahon pa ng ating buhay.
O sabi dito, huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo nang danasin. Makinig ka. Ipabibilanggo ng Diablo ang ilan sa inyo. Ito yung kapiga, ito yung tribulation ng mga unang Kristiyano, no? Tapos pinapaalam na ng Diyos ang darating sa obispo na ito. Ayan, ipabibilanggo ng Diablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok dahil yun nga sinusubok ang mga tao. Magdurusa kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang tapat hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan yan. Tapos, at gagantimpalaan kita ng koruna ng buhay. Doon pa lang yan. Pag talagang namatay ka sa pananampalataya mo, nasunod mo lahat ng utos ng Diyos, doon pa lang ang life eternal. Kaya nga, mali yan eh. Yang sinasabi ng mga Baptist na yan na ligtas na sila dahil nanampalataya sila. Mayroon na silang life eternal eh. Naalala mo kung nakita mo yung debate ko kay Alex Santos? Anong tanong ko sa kanya? Sabi mo, ligtas ka na, nasa langit ka na ba? Yes, nasa langit na ako. Kita mo, grabing claim yun, nasa langit na siya. Dahil ang sa akala niya, ligtas na talaga siya, kaya kiniklaim na niya na siya ay nasa langit na. Kaya na, napakalimun yung aral niyan eh. Tinuturuan ka ng aral nila ng ano na aral, at matawag yan, yung imahinasyon ba? Ano ba tawag dyan? Yung, ano tawag dyan ba the angel? Yung nasa utak lang? Guni-guni. O, yung sa English. Ano? Katang-isip lang. Katang-isip ba? Katang-isip. Ano ba sa English yan? Nawala sa isip ko. Napaka-ano talaga ng aral nila? Nag-i-illusion ba? Illusion lang talaga yung aral nila. Isipin nyo yan. Grabe yung aral nila. Eh, tanungin mo, nasa langit ka na ba? Nasa langit na daw? Paano nasa langit? Nagdidebating pa kami. Kaya, yeah, grabe talaga, delikado yung aral nila, kapatid. Ay, isa pa, brother, kahit purgatorio, hindi sila makapunta? Sabi ng santo natin, Nemo that could non habit. Anong ibig sabihin nun? You cannot give what you don't have. Paano sila mapupunta purgatorio kung sila mismo hindi maniniwala sa purgatorio? Di ba? Pero sa aral ng simbahan, bro, sa aral ng simbahan, kahit mga Protestante, naniniwala ang simbahan na may mga ilan na nakapunta pa rin sa purgatorio. Yung to no fault of their own. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.